Hi guys! So, day 121 na. Ayan, so chill Saturday lang tayo. Pahinga-pahinga, tapos mga unting meeting na umaga, no? And shoutout din kay Mark, tsaka kay Vince. Ayan. So, ngayon, today, mga ka-roblogs, kamusta kayo? So, tayo pag-uusapan natin si, ano, si baby Rocco namin. So, kawawa kasi siya, guys. Kasi, kagabi or kahapon nung after magpa-groom. Ayan, tingnan niyo siya, guys. Naka-cone siya, guys. So Rocco, pakita mo daw kung bakit ka naka-cone. Rocco. Ayan. So namumula yung mata niya, guys. Ay, nakita niyo. Ayan, papikit-pikit. So ayan, kawawa naman, guys, oh. So hindi siya parehas nung kahapon na bago magpa-groom. Ano siya, kumbaga para na-irritate daw eh. So kawawa naman si Rocco ko. Ayan. Kasi kailangan i-cone muna namin siya. Tapos syempre binalik namin siya dun sa ano, sa vet or dun sa grooming center dito sa village namin. Kasi para matignan nila ka, guys, kasi siyempre, hindi natin alam kung ano ba yung nag-cause nung ano niya, yung kumbaga yung irritation or namaga yung ano niya, yung mata niya. Dito yun eh, kumbaga sa ano niya, sa mismong mata. Tsaka isipin mo kagabi, ayan, halos hindi niya na mabukas yung ano niya, yung mata. So, nag-apply kami ng home remedy. Nag-ano kami, warm na ano, na towel para ano, ayan, matanggal din yung parang ano, yung muta sa mata, kasi ayan, parang minsan yun yung nagkakos na ano eh, yung parang ganyan na. Hindi ka, tingnan mo. Parang ganyan na. Ayan, parang ganyan, hindi niya mabuksan. Bagay sa akin. Ayan, so hindi niya mabuksan. So, ayan, nag-apply kami ng home remedy na linis-linisan yung outer part para mabuksan niya. Tapos pagising. So parang ano yan, hindi naman sore eyes, pero ang sabi sa vet, ano eh, irritation talaga eh. So, ang possible na scenario nun, guys, is habang ginugroom sila, ano yun, may pumasok na balahibo or sabon habang pinapaliguan, 'di ba? Syempre, pag napunta sa mata, kahit tayo rin, 'di ba, guys, masakit sa mata. So, ayan lang sila, guys. Oh. Rocco. Rocco ko. So, hindi siya masyadong mapakali, guys, kasi ayan, sad siya. Sad ka, Rocco, no? So si Sasha kasi chill lang eh. Si Sasha ito lang. Tulog-tulog lang. So buti hindi silang dalawa yung naapektuhan, kasi mababaliw na yung nanay nila. Ano na, kumbaga dalawa na yung may sakit. And so, ano pa rin possible? Pag sa ano, sa kotse, pag bubiyahe kayo, iwasan nyo rin yung pagiging sa mga daan na malikabok. Kasi pwedeng, di ba, malakas, mahalakas yung hangin, tapos papasokan yung mata. E di maano sila. Ayun, parang, kumbaga, mapupuwing, pero yung iba, papasok sa mata, kaya nai-irritate. So, ayan, para sa mga ano dyan, fair parents or pet parents, and iwasan nyo yung mga ganyan para hindi kayo masad. Di ba, Rocco, laro-laro ka dyan ng paa mo. Ayan, pero yung mata niya dito, ayan, dyan. Dyan yung ano, irritated. Di ba, Rocco? Ayan, parang ano siya eh. Parang nakipag-boxing. So, hindi natin alam yung parang pinaka nag-cause ng ano, irritation sa mata ni Rocco. Pero, ayan, buti ano,
may inireseta na papatak, parang eye mo ganun sa tao. Para matanggal yung ano, siguro yung mga bacteria, yan, yung mga ganyan. Tapos yung gumaling. So, ano yan, ang in-advise sa amin, 7 days. Tapos, 2 times a day. So, morning tsaka gabi. Ayan, tapos, after nun, saktong nakaschedule din kasi kami today para sa ano nila, booster. Para sa anti-rabies tsaka the worm. So, syempre, pinacheck na rin namin dun. So, tama naman yung ano, yung naresetang parang eye mo. Pero, ayan, hindi siguro may iwasan yung ganun. May mga ganung cases na ano talaga. Nai-irritate yung mata nila pag mga sa groom. So, syempre, ayan, binoblower, sinasabon yung buong katawan, yung mukha. Tapos, kasi minsan, di ba, yung mga muta nila tumitigas. Yung iba kasi, mahirap matanggal. Tapos, ano pa ba? Ayan, pag ginugupitan, tapos, pwedeng mapunta sa mata. So, hirap iwasan. Pero, nakakalungkot lang yung mga ganyang, ano, pagkakataon. Kasi, isipin mo, sila naghihirap. Kumaga, ano sila. Ayan, nag-enjoy lang siya ngayon. Kasi, nakapag apply na at least kanina ano umaga tsaka ngayong gabi ng ano nila yung eye mo niya, pero kita pa rin yung ano niya, kumbaga minsan hindi siya ano energetic compared dati kasi and hyper sila ni Sasha eh. Si Sasha ngayon ano alpha daw kasi hindi siya ano nasa sakit. Ayan. So get well soon Rocco ko. Ayan. So, tamo. Lungkot eh. So, pag-pray nyo siya, guys. And get well. Ayan. Napihit eh. Ayan. So, get well, Rocco. Rocco ko. Get well, ha? Para hindi na sa mama, papa. Mm. Kiss. Kinis niya ako. Cute. Ayan. So, ayan, para sa mga fair parents dyan or yung mga gustong maging ano, fair parents din. Ayan. I-take note nyo yung mga ganyang bagay pag magpapabet kayo or magpapagroom. Ayan. Pag after sa mga bet or groom, i-check nyo yung ano, yung puppy nyo or mga pets nyo kung anong status, kung may sugat ba sila or may nararamdaman after. Hindi natin alam kung ano nangyayari, diba, sa loob. Diba? Ayan, so yun muna guys. Ano man natin. Movie trip tayo pa, ano, pa-relax ng weekend, no? Ayan, syempre, ano, monitor sa mga, ano, mga babies natin kay Sasha at saka yung Rocco. Si Sasha so far, buti wala. So, si Rocco yan, yung mata niya lang naman. Pero, sana by tomorrow or and sa Tuesday, mag-okay na para at least, or Monday, mag-okay na para hindi na siya buong week na ano, na ganyang may cone. Ang cute, ang sad naman eh. Hindi siya cute guys. Sayang no, sa Halloween. Na joke lang. And so yun muna guys. And so shout out sa ano, sa Carlos Veterinary. Ayan. So dyan yung ano nila, mga vet. So, alaga sila dyan. And kahit after ilang months, kasi booster-booster na lang pag mga ano na eh. After na nung mga preliminary ng mga vaccine, mga booster, mga anti-cough, mga pro-heart, para sa puso naman yung heartworm. After nyo, mga 6 months, 1 year na yung balik-balik pag wala may ibang issue. And so, yun muna guys. Don't forget to like and subscribe. And syempre, pag-pray nyo, pag-tulog nyo kay Rocco ko, ayan, papahinga siya. Ayan. So, yun muna guys. Bye-bye!